Shoutout sa ating mga solid na mga supporter kay Idol Marvin Maliveran, Idol Amadio Flores, Marvin Esguera, Jeff Frox Ligaspi, Mark Dines Balbarona, Miss Miami Laurel, Lady Bisimil Triembi, kay Jose Pacificador Fee Diaz, Emeline Binolirao, Rona Villalos, Jerry Montañez, John Licarte Queen, Jason, Rickiano, at sa lahat ng mga Antinggero at Albularyo sa buong Pilipinas, sa mga blind community, mga security guard, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga beaker, mabuhay po kayong mga idol. Shoutout din sa lahat ng aking mga estudyante sa BIT Bohol, at pakisupport na din ang channel ng aking kapatid ang Palatandaan. Simula na po natin ang ating kwento. Wikang muli nitong si Tata Pilipe. Mukhang kailangan pa natin ng dagdag na kakampi, Uming. Agad nitong pinatunog ang hawak na dahon. Gumawa agad ito ng isang magandang melodiya na tunog. At ilang sandali pa, galing doon sa mga kakahuyan, may narinig silang mga kalabog na parang may paparating na isang malaking nilalang. Hanggang sa iluwa nga nito, galing doon sa kalubluuban ng kakahuyan, ang isang malaking nilalang na parang isang anyong agta ang hulma ng katawan. Ngunit may mga sungay ito sa ulo at may dalang isang pamalo na napapalibutan ng mga tinik. Wika naman nitong si Uming. Tata Pilipe, tinawag mo na pala si Bugon, ang inkantong naninirahan doon sa mga batuan. Oo, Uming. Kailangan natin ang lakas niya para makakasabay tayo sa mga kalaban natin ngayon. Ilang sandali, mukhang magsisimula na ang digmaan laban sa mga inkantong ito. Papalapit na si Akiro, kaya humanda na kayo. At nang makalapit na itong si Akiro, agad itong sumigaw at utos nito sa kanyang mga kasamahan na tapusin na ang bawat makitang kasama nila ni Uming at Buknoy. Tumawa pa itong si Akiro habang nakahanda na itong umatake at wika nito kay Uming. Uming, hindi ka na matutulungan ngayon ng matandang iyan dahil kasama siya sa dadalhin ko sa impyerno. Nang marinig ito ni Tata Felipe, napanting ang tainga ng matanda. Ganon ba engkanto? Ikaw ang ipapadala ko sa mundo ng mga diablo. Dahil matatapos na ngayon ang buhay mo dito sa mundo ng mga tao. Wala kang karapatan na tumira dito sa daigdig na tinitirhan ng mga tao. Bumalik ka sa pinanggagalingan mong mundo. At pagkatapos, mabilis nang inihampas nitong si Tata Felipe ang kanyang hawak na tungkod sa lupa ng 3 beses. Matapos na gawin iyon ng matanda, pakiramdam ng lahat na parang nayayanig ang buong paligid, nabiyak ang mga lupa sa paligid doon sa kuiba. May mga nagsusulputan na mga baging at mabilis nang inabot ng mga ito ang mga engkanto. At bawat makapitan at mapuluputan ng mga baging, agad na dadalhin ito sa ilalim ng lupa at kakainin ng buhay. Mabilis na nagtalunan ang mga engkanto, pati ang mga engkantong mga alkantar, para hindi sila mahagip ng mga baging na iyon. Galit na galit itong si Akiro nang makitang pinupuluputan ang kanyang mga kasamahan at kinain na ito ng lupa. Agad itong nagsisigaw ng mga banyagang salita at pagkatapos, agad din itong pumadyak ng 3 beses sa lupa. Ilang sandali lamang, biglang umihip ang napakalakas na hangin sa buong lugar. Kakaiba ang ihip ng hangin dahil masakit ito kung lumapat sa kanilang mga balat. Mayroong parang mga maliliit na mga ipo-ipo ang umiikot doon sa paligid at lahat ng mga baging na nagsilabasan galing doon sa mga nabiyak na lupa, agad na napuputol ang mga ito ng matamaan ng mga malalakas na hangin. Habang itong si Tata Felipe, agad itong nag-uusal ng mga orasyon para sa kalikasan. At ilang sandali, may nakita silang mga maliliit na mga bato ang nagsiliparan paikot sa kanila.
Nahaharangan ito ang mga masasakit na ihip ng hangin. Ilang sandali pa nang humupa na ang malakas na ihip ng hangin na iyon, nagkalat sa buong paligid ang mga baging na napuputol. At kita nilang tumatakbo na ang mga alkantar papasugod na sa kanila, habang ang mga batibat mabilis na din na kumilos ang mga ito. Ang mga maliliit naman na mga nilalang umigpaw ang mga ito doon sa mga batuhan. Nagpatalon-talon ang mga ito at papunta na din sa kanilang kinaroroonan. Wika nitong si Uming. Papasugod na sila, Tata Felipe. Nagsimulang umatake na ang mga ito. Oo, Uming. Ubusin na natin ang mga ito. Huwag tayong lumalayo sa isa't isa para agad natin na matutulungan ang bawat isa. At wikang muli nitong si Uming. Tata Felipe, ibalato mo na sa akin si Akiro. Ako na ang tatapos sa hangal at hambog na iyan. Sige, Uming. Ikaw na ang bahala sa kanya. Mag-iingat ka. Ang sagot naman nitong si Tata Felipe. At pagkatapos, napatigil ang mga ito sa kanilang pag-uusap dahil tumalo na ang mga kalaban papunta sa kanila. Agad na umigpaw ang mga nilalang na mga sinuko. Sinalubong ng mga ito ang mga maliliit na mga nilalang. Dinagit ang mga ito gamit ang kanilang mga matutulis na mga kuko sa kanilang paa, at pagkatapos dinala ang mga ito doon sa itaas ng ere at ibabagsak naman sa lupa. Habang itong si Uming, buong lakas at bilis na umigpaw na din ito, bitbit ang kanyang armas na gawa sa buto ng hayop na sopra. Habang itong si Tata Felipe, nakasunod ito ni Uming at pinaghahampas gamit ang kanyang tungkod ang bawat mga alkantar na haharang. Habang ang isang napakalaking nilalang tumalo na din ito, at pagkatapos umigpaw ito papunta doon sa mga dambuhalang mga batibat na may mga bitbit na mga pamalo. Hinagip agad nito ang isa, at pagkatapos itinumba ito sa lupa at pinagkakalmot na ang buong katawan. Mabangis ang halimaw na kakampi nila ni Tata Felipe. Kahit na 8 mga batibat ang nakakaharap nito, hindi rin ito basta-basta na magpapatalo. Napang-abot na din sina Akiro at Uming nang magpingkian na ang kanilang mga dalang armas. Parang nayayanig ang buong paligid ng kakahuyan. Habang sina Rubin at ang 2 pang mga sinuko, humanda na din ang mga ito. Dahil ang iilan sa mga nilalang na nagtatalunan doon sa mga batuhan, papunta na din ang mga ito sa kanila. Mababangis din ang mga sinuko. Agad nilang napapatay ang mga maliliit na mga nilalang. Ngunit ang isa sa mga ito, kinubawan na ito ng 4 na mga nilalang at pinagtutulungan na ito doon sa ibabaw ng batuhan. Pinagkakalmot ng mga ito ang pakpak at buong parte ng katawan ng isang sinuko. Mabuti na lamang naabutan ito ng 3 kasamahan at inatake nila ang mga kalabang nilalang. Kinagat agad nung isa ang liig nung isang nilalang, habang ang isa itinarak nito ang kanyang mga matutulis na mga kuko sa liig nung nilalang, at pagkatapos binitbit niya ang isa pa gamit ang kanyang 2 mga paa at inihagis ito doon sa may bangin. Ang isang sinuko naman agad nitong tinulungan ang kasama at dinala doon sa bunganga ng kuiba. Kita nitong si Rubin na sobra itong nasasaktan dahil sa mga natamong mga pinsala. Agad naman na tinulungan ito ng 2 pa at binigyan ng mga pamahid na gamot. Wika nitong si Rubin nang makitang papalapit na ang 4 na mga kalabang nilalang. Buknoy, magtago ka sa likod ng mga batuhan at huwag kang lumabas. Tatay Rubin, mag-iingat mo kayo. Ang sagot naman itong si Buknoy habang napaiyak na sa sobrang takot. Hindi na nito nakayanan ang mga nakikitang pagbakbakan ng mga engkanto sa buong paligid. Gamit ang dalang pamalo nitong si Rubin, agad nitong pinalo ang isang nakakalapit na. Ngunit napakabilis nitong tumalon
at dinamba na itong si Robin galing sa itaas. Ngunit bago pa nito maabot si Robin, mabilis nang umigpaw ang isang sinuko at hinagip ng mga paa nito ang isang papasugod kay Robin at inihagis ito doon sa mga batuan. Agad itong napaangil at pagbagsak nito sa lupa, hindi na ito gumagalaw pa. Sa paghampas nitong si Robin, tinamaan na din niya ang isa pang nilalang. Agad itong napatalsik at umuusok ang katawan. Binitbit na din ng dalawang kasama niyang mga sinuko ang dalawa pang mga engkanto at dinala ang mga ito doon sa ere. Pagkatapos inihulog doon ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Habang nakita nitong si Robin na mayroong tatlong mga alkantar ang biglang sulpot doon sa bunganga ng kuiba at sumugod agad ang mga ito sa kanya. Napapatras itong si Robin doon sa mga batuhan. Alam niyang mas malalakas ang mga engkantong alkantar na ito kumpara doon sa mga maliliit na mga nilalang. Tinamaan na siya minsan sa dalang mga latigong baging ng mga ito. Naalala pa niya ang sakit na parang namamanhid ang kanyang buong katawan. Nasa iri pa ang kasama niyang dalawang sinuko. Siya ang isang sugatan na sinuko at itong si Buknoy ang naiiwan doon sa bunganga ng kuiba. Ilang sandali, umigpaw na ang mga alkantar papunta sa kanya at nakahanda na ang mga baging na latigo na dala ng mga ito. Napilitang kumilos ang isang sugatan na sinuko kahit na nahihirapan na ito sa paggalaw. Wasak din kasi ang mga pakpak nito dahil sa pag-atake ng mga nilalang na kanilang kalaban. Ilang saglit pa, biglang tumalsik ang isang alkantar at tumama ito doon sa mga batuhan. Isang hampas pa ni Tata Felipe, agad na bumulagta ang isa pa, habang ang isa sa mga ito agad itong umatras at pinipitik ang dalang latigo sa harapan ng matanda para hindi ito makakalapit agad sa kanya. Wika nitong si Tata Felipe, "Robin, tulad ng paalala ko sa iyo, huwag kang matakot. Malakas ang armas mong dala." Napabuga sa hangin itong si Robin. Mabuti na lamang at dumating itong si Tata Felipe para tulungan siya. Nang makabalik na ang dalawang sinuko, wika ng matandang ermitanyo sa kanyang mga alaga, "Di ba ang sabi ko sa inyo, huwag niyong iwan ang bata. Bantayan ninyo si Buknoy." At pagkatapos, patuloy na inaatake ng ermitanyo ang isang napapatras na alkantar, habang ang ibang mga sinuko unti-unting pinulbos ng mga ito ang mga maliliit na mga nilalang doon sa batuhan. Matindi din ang naging bakbakan nila ni Uming at Akiro. Nawasak na ang ilan sa mga puno ng kahoy nang madaanan ang mga ito. Tumilapon itong si Uming nang matamaan ng isang sikwat nitong si Akiro at bumagsak ito sa lupa nang napakalakas dahil sa tama ng armas nitong si Akiro. Hindi na nailagan pa ni Uming ang ataking iyon ni Akiro dahil nga dinadamdam pa niya ang sakit ng unang pagkatama nito. Namamanhid na ang isang braso nitong si Uming dahil sa tama na nanggaling sa armas nitong si Akiro. Malakas ang kanyang kalaban, kaya sa isip nitong si Uming, kailangan na makahanap siya ng paraan. Isang bisis pa niya itong tinamaan. Nagagamit na niya ang mga orasyon ng mga paninlang. At alam niyang hindi niya ito muling maluluko pa sa orasyon na iyon. Agad na umigpaw itong si Uming dahil papaatake na sa kanya ang kalabang engkanto. Umikot sa iri itong si Uming at sabay na nagpakawala ng mga pagtagpas gamit ang kanyang armas. Tinamaan niya sa likod itong si Akiro. Agad itong bumagsak sa lupa habang namimilipit sa sakit. Sinamantala na ito ni Uming. Mabilis siyang tumalon at hinampas pa ng isang bisis ang kalabang engkanto. Kahit na nasangga ang kanyang atake ng dalawang kamay nitong si Akiro, napasadsad pa rin ito sa lupa at tumilapon. Tumama ito doon sa mga puno ng kahoy. Napangiti itong si Uming sa kanyang isip. Tinatamaan na niya
ang kalabang Engkanto. Ngayon, patas na sila. Napapansin ni Uming na habang tumatagal ang kanilang laban, parang unti-unting nanghihina itong si Akiro o maaaring mas lumakas na siya. Apat na din ang napatumba na mga batibat ang kaibigan na halimaw ni Tata Felipe. Ngunit may mga tama na din ito sa katawan, kaya unti-unting nanghihina na din ito. Napilitan ng tumulong itong si Tata Felipe sa kanyang kaibigang halimaw. Iniwan ang mga Engkantong Alcantar na sa pagkakataon na iyon, papunta na doon sa bunganga ng kuiba. Wika agad nitong si Tata Felipe sa kanyang kaibigang halimaw. Ako na ang bahala sa mga ito, kaibigan. Marami ka ng tama sa iyong katawan. Tulungan mo na lamang ang mga kasamahan natin doon sa bunganga ng kuiba. Alam kong kayang-kaya mo ang mga Engkantong Alcantar. Mabilis naman na tumalon ang kanyang kaibigang halimaw habang itong si Tata Felipe agad nitong hinarap ang apat na mga batibat.